mga boss. Bali may gawa tayo ngayon na Chevrolet Cruze. Ang gagawin natin yan. Bali itong Chevrolet na to, palyado. Palyado siya. Ang di gumagana sa kanya yung number 3. Number 3. Hindi gumagana yung number 3 niya. Ngayon, ang ginawa natin, chinik na natin lahat ng wiring nito, chinik na natin lahat. Di bali lahat ng wire niya, may supply naman siya. May supply. Tapos ang sinabi nung may-ari mga boss, yung coil niya sa number 3 daw, ito daw yung sira. Eh kako, che-check din natin to. Ang una sabi may putol. May putol daw yung pins niya, pero wala naman putol yung pins niya. Kaya tinignan ko lang. Ayan mga boss, bali susubukan natin para mas malaman natin siya at makasigurado tayo kung saan yung sira, kung sa coil ba, doon sa coil niya yung sira o singaw yung barbulan. Kasi nga palyado, di siya gumagana. Sample na di gumagana, ganito ang ginagawa boss. Pag binunot ko to, hindi pa rin nagbabago yung minor niya, hindi nagbabago. Pero pag binunot mo yung 1, 2, 4, nanginginig siya, nagbabago. Nanginginig siya, nagbabago. Pero pag sa number 3, hindi siya nagbabago. Ayan mga boss, hindi nagbabago. Kaya gagawin natin, compression tester. Para malaman natin yung kung may singaw yung barbula. Kung loose compression na siya. Ayan ang titignan natin mga boss. Kaya gagamitan natin siya nito. Start tayo sa number 1. Lagay natin yung battery. Ayan, natanggal ko yung battery niya. Tapos tinanggal ko na rin yung mga sa fuel injector niya para mas safe. Ayan, para mas safe siya. Saka natin siya i-start mga boss. Start mo. Pag sabi kong start, start. Pag sabi kong patay, patay. Start! Tinatay mo? Ha? Wait lang. Ito mataas to. Compare na natin dito sa number 3. Para malaman na natin kung di na mula yung clutch. Pagka dire-diretso mo lang. Pero malakas naman yung number 1. Unang palo pa lang, isang danan. 60 sandan, dalawang palo. Yung kanina yung palo kaagad, pag palo natin, yan, 60 sandan na kaagad, tapos 150. Dalawang palo lang, umabot na ng 150. Ito number 3, kasi ito yung hindi gumagana. Ito lang ang kailangan natin na test. Sige! Pop! Try mo ulit. Kaya subukan natin, malakas din yung number 3. Ayan o, hop! Malakas, kasi kanina hindi basta papalo nung papalo kasi yan pagka tawag nito. Ayan, hawak lang, mahirap. Dibali, maganda naman yung compression ng number 3. Wala siyang singaw sa barbula. Flash na signal. Number 1. Kaya gumagamit ako nito mga boss para alam natin kung singaw ba yung barbula. Kailangan natin ibaba siya. Kailangan natin siyang ibaba. Yan. Hindi kasi natin siya pwedeng hulaan na ay baba na yan. Hindi pwede kasi ganun. Kailangan natin gamitan siya ng compression tester. Okay, start! Hop! Lakas. Ayan mga boss, tatlong palo, tatlong angat ng piston, umaabot siya ng 150. Okay mga boss. Di bali dalawa lang mga boss ang tines ko. Pero sige, test na rin natin yung 2 and 4. Test na rin natin yung 2 and 4. Lahat siya malalakas.
Follow siya ng 150. Saglit lang yung ano niya, sa 150, tatlong angat ng piston, 150. Yan, piston number 2 naman. Yan, diyan naman tayo magte-test. Kasi na-test na natin yung 1-3. Kasi yung 1-10 ko muna para subukan ko rin yung 3. Kasi yung 3 yung may problema. Ayan, sige. Up. Ayan mga boss, halos pare-parehas. Tatlong hangat, abot siya ng ano? Abot siya ng 150. Ito, number 4. Test natin yung number 4 niya kung okay din yung barbula niya. Number 4, nasa number 4 na tayo. Wa, kasi yung 3 lang dapat i-test natin, pero check na rin natin sa binder natin. Okay. Up. Ayan mga boss, lahat sila magaganda yung ano niya. Gagawin tayo mga boss itong video natin. Ayan mga boss, pansinin niyo yung spark plug niya mga boss. Di baling spark plug niya iba na. Gaya nito, platinum. Ayan, di ko pa natitest to. Ito yung number 3 kasi. Ngayon yung number 3 na spark plug, ilalagay natin sa number 1 or number 2. Pwede natin lagay sa number 2 na lang yung spark plug. Pagpapalitin natin itong dalawa. Pag lumipat yung palya sa number 2, automatic tayo mga boss, spark plug yung sira. Pero pagka nilipat pa rin natin to at ganun pa rin, nasa number 3 pa rin yung palya, talagang doon tayo pupokus. Kasi to may kuryente to eh. Yung computer box niya, napansin ko mga boss, yung computer box niya. Kasi nag-check na ako ng mga fuse eh. Yung computer box niya, napansin ko puro umido. Parang may sunog sa computer box niya. Pero bilang ano, hindi naman tayo nagre-repair ng computer box, sila pa rin na makakapagbukas. Madaling buksan, pero di natin kasi kailangan pakialaman yan dahil di tayo nagre-repair ng computer box. Ayan. Ibali ang gagawin natin mga boss. Pagpalitin muna natin to hanggang sa makasigurado tayo na computer box yung sira. Sa barbula, mga boss, wala na po tayong problema sa barbula kasi na compression tester natin siya. Talagang okay naman. Yung kuryente naman ng fuel injector, okay din naman. Yung mga fuse, okay din. Yung spark plug o kaya yung coil na sinasabi nila. Okay mga boss, lagay na natin yung dati niyang spark plug. Yung nakalagay sa number 3, lalagay ko ngayon sa number 2. Ito siya. Ito yung nakalagay sa number 3 in GK. Ayan. Lagay natin to. Hindi ko naman nalilinisan. Lagay natin siya sa number 2. Itong number 2, lagay natin sa number 3. Spark plug. Ayan. Tapos to, lagay lang natin. 1 and 4. Okay mga boss, lagay natin. Saan natin ngayon siya? Gamitan ng tools para sa spark plug. Test muna natin siya. Kasi wala kahit ano. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit di siya nagbabago. Pit na ulit tayo sa number 3. Lalagay natin muna lahat tapos saka natin i-start. Para makita nyo kung bakit palyado. Paano ko nasabing palyado? Paano ko siya nalaman na palyado? Natin itong dalawang alin. Na tayo ng coil. Lagay natin ito mga boss. Lagay natin yung wire ng fuel injector. Number 1. Yun. Number 2. Andyan yung kabila. Pag dyan yung lumipat yung palya, papalitan ng spark plug. Yun. Number 3. Number 4. Okay. Subukan natin siya ngayon pa 13 mga boss. Ayan, Chevrolet Cruze. Start kya. Ayan, makapansin niyo yung palya niya. Palyado pa rin siya mga boss, palyado pa rin.
Ayan, ngayon titignan natin kung lumipat na sa kabila. Ayan, may kima ano mo rito mga boss, kahit sa muffler lang din sa mga ganitong kotse. Ayan, putol-putol yung pinakang ano nya, ayan, palyado. Pag hindi, matining to eh. Dire-diretso yung hangin niya, eh, putol-putol. Palyado siya. Ayun. Meron din siyang chicken din. Nagbiblink. Yung chicken din niya, nagbiblink. Ayun mga boss, itetest ko na ngayon yung sinasabi ko sa inyo. Nilagay ko yung spark plug niya sa number 2. Tatanggalin natin mga boss. Tatanggalin natin ulit yung number 3. Kasi yung number 3, ayun yung di gumagana. Mga boss, ngayon tanggalin natin yung number 3 kung magbabago ba siya. Walang pagbabago sa makina niya sa galaw mga boss. Ayan o, tingnan niya yung makina. Ayan. Ayan mga boss, yung makina niya medyo mapapansin niya. Tingnan niya yung makina. Ayan. Yung galaw niya ganun pa rin. Lagay ko ulit, dapat babago siya. Wala, ito yung sakit mga boss. Tanggalin ko ulit yung sakit mga boss ng number 3. Wala, walang pagbabago. Lagay ulit natin. Wala talaga. Tanggalin natin yung number 2. Kasi doon natin nilagay yung isang spark plug sa number 2. Tanggalin natin kung magbabago. Tignan nyo yung hinig ha. Tanggalin natin yung number na ano wire. Ayan oh, nagbago oh. Kabit natin oh, tumitining. Ibig sabihin mga boss, gumagana yung spark plug niya. Patayin natin number 3 talaga mga boss. Ayan number 3, sample ulit ko ah. Wala. Ayan mga boss, pakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa computer box. Di ba, nililinis ko na kasi ito eh. Mga boss, sa computer box niya, nililinis ko. Inisprayan ko siya ng contact cleaner. Pero ayan ang mga boss. Makikita niyo ito, humido. Ayan. Tapos yung dito kasi, sa loob, papansin niyo, ayan o. Papansin niyo sa loob ng mga pins niya. Yung pinakang umido niya. Saka parang may sunog. Ayan, wala kasi tayong pang testing nito na computer box. Di rin naman tayo nagre-repair ng computer box, kaya hindi natin kailangan yan. May ibang expert dyan. Minsan nakala ng iba kasi pagka di gumagana number 2, kailangan ibaba natin o kailangan natin palitan ng coil. Hindi ganun kasi minsan. Ang gagaling din kasi lahat ng yan sa computer box. Ayan mga boss, kabit ko na ulit to. Ingat lang kayo kasi minsan napuputol yung mga pins ng ano ng computer box. Dadaan lang din ang pagkalas nito, huwag pipersahin. Huwag pipersahin kasi pag naputol po, doon tayo magkakaroon ng malaking problema. Mga boss, di bali nagpalit na tayo ng coil niya. Ayan mga boss, pinagpalit na. Bago. Ayan. Sira ngayon number 3. Ganda, swabe-swabe to. Ayos na, ganda ng andar. Okay na mga boss, di bali itong number 3 lang talaga yung naging sira niya. Ay, number 3. Ayan, bali okay naman na yung takbo niya. Napansin niya matining na yung andar niya. Hindi kagaya kanina na garalgal. Hindi ka kasi nakakabili mga boss ng isa lang na piraso nito. Buo talaga pag bumili ka. Hindi kagaya sa ibang sasakyan, makakabili ka ng bawat isa. At tignan lang dami mga boss yung ano niya, yung mga bearing niya kung
May mga maingay ko sampay, maingay na lang. Saan? Patay. Ayan, di ba hindi na siya palyado mga boss? Ayan na yung pinagpalitan namin. Ayan. Isang buo. Magkano isang buo? 9,500. Ito. Isang buo na yan. Ayan na talaga. At least nadali, hindi siya nagano. Kasi yung computer box, nalinis naman lang natin. Nilinis na lang natin.